Hey, what's up? Ako nga pala si BT at nandito ngayon tayo sa BT Reaction and welcome to my channel, Tunay na Kritiko. At meron po tayong pag-uusapan uli ngayon, right? I'm a pirate, yeah, yeah, a pirate, yeah, yeah, a pirate, yeah. Ayan ha, parang para tuloy akong peryahan eh. Ayan ha, si Paulo Contis, aba, nagsalita daw. Eto ha, nakita ko lang din ito sa post. No, babasahin lang natin, no. Eto yung mga hot na balita na nakikita natin. Kapag tayo nagmamatsyag-matsyag sa tabi-tabi. Pero, hindi natin alam kung totoo man to, naku ha. Grabe, Paulo ha. Ano tong sinabi mo about sa TBJ ha? No, hindi naman ako naniniwala, nakita ko lang to. Oh, eto. Simulan na natin. Hindi na natin pagtatagalin to. Wala na tayong paligoy-ligoy pa. Basahin natin ito. Ayan. Mula kay Top Artist Scoop, nabasa natin to. Bumanat muli, Paulo Contis, sinumpang ibabagsak ang TBJ. Naniniwalang mapapataob sila soon. Wow, ha? Siguro mapapataob mo sila in your dreams. Diyos ko naman, kahit hindi na gumalaw ang TVJ dyan, kahit hindi na sila gumalaw, si Jose pa lang palaman na. Medyo mataas-taas pa nga si Jose. Diba nakita mo naman yung energy ni Jose at pagsuporta kay Jose ng mga tao, sobrang tindi. Diba? At saka kung magbigay ng mga comedy si Jose, yung mga atake ni Jose talaga. Diba? At saka nakikita mo naman sa legit double cards na wala talaga na patapon sa kanila. Hindi mo sila nakikita na ganun. No, lahat sila is may mga kanya-kanyang atake na ginagawa. Hindi naman kukuha ang TVJ mismo ng mga host na alam nila na walang silbi. Kahit nga mismo si Jimmy Santos, ako sinabi ko nga nun, tingin pa lang ni Jimmy, no, kahit hindi siya masyadong nag-host, tingin pa lang ni Jimmy at galaw pa lang ni Jimmy, siguradong matatawa ka na. Kasi alam na yan eh. No, kaya ngayon kung eto ha, kung totoo hindi yung pagbanat na to na ganyan na isinumpang ibabagsak ang TBJ, napakalabo po yan dahil yan eh icon. No? Sanay na yan. Kumbaga papunta ka pa lang, pabalik na sila, nakatulog na sila, nakakain na sila, lahat nagawa na nila, 'di ba? Hindi mahirap burahin ang TBJ at ang ginawa ng TBJ sa noontime show. No? Hindi matutumbasan yan. Kasi kung mapapataob yan ngayon sa simula pa lang, eh di dapat walang sumuporta sa TBJ at kayo ang sinuportahan. Pero sa kabila ng lahat, ang nangyari, mag-umpisa tayo sa mga advertiser, lahat nagsunuran. Nakita naman natin kung gaano katagal bago ipalabas ang ETBJ, diba, sa sobrang dami ng commercial. Grabe! Oh, kita mo naman. At ang mga tao ay talagang nakikita mo na solid talaga ang suporta at hindi na wala, no? Nadagdagan pa ng maraming suporta sa kanila. Sa mga ganyang nangyayari, kung nagsasalita ng ganyang hindi maganda, is pangit yun. Hindi maganda yun. Mas maganda na lang siguro ang gawin ni Paulo is gawin niya na lang yung best niya kaysa yung magsalita pa ng ganyan. Uulitin ko, kung totoo man ito o hindi, hindi ako naninira ng tao, ito ay nakita lang natin. At binibigyan lang natin ng komento o reaction dito. Baka kasi sabihin nyo, Diba? Ayan ay nakita lang natin. Kaya binabalita lang natin sa mga tao. Ngayon, kung hindi man totoo ito, edi good. Mas maganda yun. Kasi itong mga klase na ganito, pag ikaw ay nagsalita, ibig sabihin para kang naghahamon. 'Di ba? Ibang level na 'yun. 'Di ba? Parang hindi mo na sila nirespeto, talagang gusto mo silang kalabanin. No? Kahit ba sabihin mo na nandiyan ka eh, sa 8 Bulaga ngayon. No, nandiyan nakuha ka bilang host. Kailangan hindi pa rin matanggal ang respeto mo sa kanila. Dahil alam naman natin na ang TVJ ay nauunawaan kung ano ang ginagawa nyo ngayon. Alam nila na nagtatrabaho lang kayo. Trabaho yan. May mga pamilya kayo. No? Kailangan nyo ng trabaho para kumita kayo.
nauunawaan ng TVJ yan. Wala kayong atraso sa kanila. Pero kung kayo ang gagawa ng problema sa kanila, ibang usapan na yun. Diba? Hindi kayo ang kalaban ng TVJ. Iba ang kalaban ng TVJ at ang pinaglalaban ng TVJ. Hindi nila kayo pinupunteriya. No? Pero kung yung mga ganitong banat, eh nasasabi pa, eh maling-mali na yun. Wrong move yun. Diba? Na hindi mo naman dapat sinasabi. Gawin mo na lang yung best mo na ipapakita mo ngayon. Pakita mo sa mga tao na deserve nyo na maging host ngayon. No, hindi natin masabing maging host sa 8 Bulaga kasi talagang nagkakaroon ng comparison. Pero kung yan ay papalitan at magkaroon kayo ng original na pangalan, diyan kayo mag-uumpisa. Kasi hanggat ng pangalan nyo pa rin ganyan, walang magbabago eh. No, pero yung mapapataob sila soon, napakalabo yan. Kahit sabihin mo na tumanda ang TVJ, mawala na sila dyan sa EAT, mag-resign na sila, magpahinga na sila sa mga bahay nila, hindi pa rin mawawala ang iconic trio na yan. Hindi mawawala ang pangalan yan kahit saan. At sa tingin nyo ba, kung merong papalit sa kanila, yung papalit ba sa kanila is kakayanin? Siyempre, hindi naman kukuha ng papalit sa TVJ na alam nila na pipitsugin o hindi kayang ibigay ang ginawang pagpapasaya ng TVJ sa mga tao. Alalahanin natin, nandiyan si Jose, nandiyan si Wally. Alam natin ang mga ataking ginagawa niyan. Napakatindi. Kahit si Sir Alan Kay nandiyan, kahit wala ang TVJ diyan, kahit magbakasyon, kahit sila lang ang mag-host, kayang-kaya nilang dalin ang programa ng EAT. No? Kaya pa rin nilang itaas at kilala sila. Sanay na sanay na silang magpasaya ng mga tao. Hindi sila gumagamit ng kahit na anong ingay o kahit na anong ano. Simple lang yung mga atake pero nakakatawa, lalong-lalo na si Jose. No, ang saya ng sugod bahay kapag nandiyan si Jose, talagang napaka-comedy. No? Talagang masaya. At sinamahan pa ni Zombie. Ah, 'di ba? Pero may good news tayo, mga katunay, ha? Bukod dito, ha? O, tama na 'yung mga bad news muna. Oh, eto ha, ang TV5, 'yung mga channel, no, sasabihin ko, mapapanood na ang TV5 sa mga channel na ito. Eto ha. Ayan. Mas madali nang mahahanap ang inyong fave TV5 shows. Ayan ha. Sa Luzon, Novaliches ATV, Channel 5, DTT, Channel 18. Lawag, ATV, Channel 2, DTT. DTT ba yun? Channel 18. Baguio, ATV, Channel 28, DTT, Channel 5, 51, Channel 51. Capas, ATV, Channel 24, DTT, Channel 18. Batangas, ATV, Channel 44, DTT, Channel 18, and Channel 51. Naga, ATV, Channel 22. Puerto Princesa, ATV, Channel 29, DTT, Channel 18. Tugigaraw, ATV, Channel 39, DTT, Channel 18. Olongapo, ATV, Channel 28, DTT, Channel 18. San Jose, Occidental Mindoro, ATV, Channel 34, DTT, Channel 18. Visayas, Cebu, ATV, Channel 21, DTT, Channel 18. Bacolod, ATV, Channel 22, DTT, Channel 18. Guimaras, ATV, Channel 36, DTT, Channel 18. Calibo, ATV, Channel 41, DTT, Channel 18. Mindanao, Davao, ATV, Channel 2, DTT, Channel 18. CDO, CDO, ha? Wala bang hotdog dyan? Channel 21, DTT, Channel 18. Jensen, ATV, Channel 12, DTT, Channel 18. Sambuanga, DTT, Channel 18. Ayan, ha? Yan yung mga channel na madali nyo nang mahahanap. Ang mga TV5 shows, no? Magandang balita yan. Dahil mas pinapalawak na ng TV5, no? Ang mga network, mga signals nila dyan. Yung mga channel na yan, ha? Mapapanood sila dyan. Kaya sa mga Tagaluzon, Visayas, Mindanao, ayan po yung mga channels na pipindutin nyo para mapanood nyo ang TVJ, ang EAT at ang iba pang programa na ipapalabas sa TV5.
Ayan, syempre dapat naman talaga is asikasuhin talaga ni MVP, no, ang TV5, dahil hindi na yan, kumbaga hindi na yan basta-bastang channel ngayon, dahil simula nang lumipat ang TVJ diyan, ibang level na ngayon ang TV5 na dapat talaga binibigyang pansin niya na, no, para mapanood ng mga tao ang TVJ, dahil marami talagang gustong manood ng EAT, hindi nila mapanood. Yung signal kailangan pagandahin, palakasin. No, kasi talagang ang GMA7, alam naman natin na kilalang kilala na 'yan at matagal ng istasyon 'yan at malinaw, talagang malaki yung nare-reach nilang signal sa lahat, Luzon, Visayas, Mindanao. At isa pa syempre, may mga kababayan tayo sa ibang bansa na gusto ring mapanood ang EAT. Kailangan 'yun ang asikasuhin lahat ni MVP. 'Di ba? Sa isang negosyo kailangan is mamuhunan ka talaga kung gusto mong kumita. Pero kung hindi ka kung ayaw mong kumita, hindi ka mamumuhunan, makukontento ka na sa ganyan. Pero ang TVJ syempre, hindi makukontento na ganyan lang. Kailangan ibigay lahat, no, ang gusto ng mga tao dahil sila ang hinihingi at gustong mapanood. Ayan 'yon. Kaya siguro 'yan ang ginagawa ni MVP ngayon na kailangang kilusa na. No? Okay, mga katunay. So kayo, anong masasabi niyo tungkol dito? So once again, I'm BT and I'm out. Peace.